Hello mga kain-kain. Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano namin ginawa yung biogas namin. Una, pakita ko muna sa inyo ang floor plan ng aming piggery. Ito yung unang building namin na ginawa. Ito. Kasya dito ang 10 inahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At ito naman yung ginawa namin last year. Itong building 2 at saka Building 3. Sa building to, ito yung building na ginawa namin farrowing pin. Kasya dito ang 16 na inahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. At dito naman, ito yung ginawa namin ang building 3, ginawa namin na patiner. Tapos, aside sa ginawa namin patiner, ginawa namin paanakan. Kasi mas, yung partner ko, mas comfortable siya dito. Kasi yung bahay namin, dito lang yung bahay namin. Dito. So, malapit lang sa kusina, matanaw lang niya kung tumayo ba yung inahin, eh baka maapakan yung mga biik. So, dito namin pinapaanak yung mga inahin namin. Galing dito sa farrowing pin. Ang dimension ng building 1 namin is 5.5 meters by 10 meters. Ito yung dimension sa unang building namin. The same rin ang building to. 10 meters by 5.5. Ito. Ang building 3 naman, 18 meters by 3 meters. Ito yung dimension sa building 3 namin. Dito naman tayo sa kanal. Dito na side, dito, lahat ng dumi sa limang inahin, dito pumunta. Dito.
may kanan kami ginawa dito. At dito naman na side dito rin. Dito. Dalawang kanan ang ginawa namin kasi sa gilid dito, dito lang. Dito yung kanal, dito rin. So dalawang kanal. Sa gitna, ginawa namin hallway. Hallway to, hallway. Hallway to, hallway. Para pag kami, pumunta kami dito, galing kami dito, dito, hindi na kami bumalik, diretso na lang dito, dito lang kami dumaan, dito. Papunta dito, dito. Ang dito naman, kanal, dito rin may kanal. Ito, kanal. Ito yung main kanal namin. Ito, dito. Main kanal namin. Dito rin may kanal. Dito. So, kanal, ito rin kanal, ito rin, main kanal. Tapos, main kanal. Hallway, ito yung hallway namin. Hallway. Hallway. Ang section ng hallway namin, ganito. Dito. Ito yung hallway at ito yung kanal. Ito. Ito yung kanal, dito. At dito naman, dito naman portion. Left and right, kanal. So, kanal, dito rin kanal. Ito. So, ito yung hallway. Concrete. Yan. So, dito naman, sa building 3, sa building 3, dito yung kanal papunta sa digester. So, dito yung digester namin, dito. May inlet to. Nakakonect. Lahat ng dumi, dumaan dito, papunta ang inlet ng digester. Dito naman, ito rin, papunta. So, dito na tayo sa digester. Digester. Ito yung digester. Dito yung inlet. Inlet. Pagpasok dito sa mga dumi, dito, pasok dito. Tapos, pag umangat na yung level ng dumi, pag marami na yung mga dumi dito,
pag umangat na sa dito na level, ang dumi, umangat yan dito, umangat, papunta sa pangalawang tanke. Ang pangalawang tanke, open lang kasi kinocombine ko yung fixed dome type, ito, fixed dome type, at saka floating drum type. Gumamit ako ng drum kasi ang gas dito, ang pressure ng gas dito, mahina. Mahina ang pressure ng gas. So, hindi niya kaya mahina yung pagtulak ng pressure papunta sa itsin. So, ang ginawa ko, ginamitan ko ng drum kasi yung itong drum, ito yung nakatulong para mag-increase ang pressure ng gas galing dito papunta sa kitchen namin dito. Kung wala ito, kung ito lang ang pressure ng methane gas dito variable, ibig sabihin pag variable ang pressure dito, ang level dito is kunti lang, halos equal lang ang level dito kaysa dito. Kasi ito, close to. So, walang hangin makapasok. So, variable, habang ginagamit ninyo, habang nagluluto kayo, pahina ng pahina yung pressure ng inyong biogas. So, kaya, gumamit ako ng fixed dome type kasi ang fixed ang drum binabakyum ko yung gas dito, tinatransfer ko sa apat na drum namin. Sa ngayon, apat muna yung drum na ginamit namin kasi dahil sa COVID-19 yung tiyohi namin umuwi sa kanila. So hindi kami nakapagpagawa ng malaking drum gamit ang steel plate sana. So ito muna, apat na drum. Pag once na iangat mo tong drum, apat, naka-open ang gate valve ito, PVC gate valve, 1 inch diameter dito, dapat kailangan kayo na maglagay ng gate valve dito, tapos dito, gate valve, at bago papasok sa kitchen ninyo, dito, papuntang kitchen, maglagay kayo ng PVC gate valve 1 inch diameter. At ito naman yung pipe, ang diameter ng PVC pipe na gagamitin ninyo dito, main line, 1 inch diameter. Tapos, i-reduce ninyo from 1 inch diameter papunta sa burner, papunta. I-reduce ninyo from 1 inch diameter to 1/2 inch diameter ang pipe papunta sa kitchen. Take note, dapat ang fixed dome ninyo kailangan na walang leaking, wala. Kasi pag once na may leak dito, ma-useless yung gas. Wala, hindi na ninyo magamit yung biogas ninyo. So, dapat kailangan na walang leak. Dito naman sa tanke namin na ginawa, ang height ng tank namin is, ang height, 3.2 meters height. Tapos, ang dome, ang height ng dome,
1.2 meters height ng dome. At ang diameter ng tangke 3.2 meters. Ito yung dimension ng bio-register namin. Dito naman, papuntang outlet, cm. Papunta outlet. Tapos ang thickness ng concrete slab namin, kasi ito concrete slab to. Ito lang yung sheets B. Pero finishing. Sheets B lang to. At finishing sa ina yung number 4. CSB number 4 yung ginagamit namin. Ito. Ito, concrete slab to. Ang thickness ng concrete slab na ginawa namin, 6 inches. 6 inches thick. Ito. Dito sa amin, after namin na nagawa to, umabot ng almost 3 months bago kami gumamit ng biogas. Almost 3 months kasi napakalaking tank ito. Ang gastos namin dito, iwan ko lang sa inyo kasi dito sa amin, isla sa Siargao, mahal yung mga materyales, umabot ng more than 50,000. Ito lang. Ito. Kasi napalalim ko. Dito naman, ang slurry, dito, ang outlet, papunta na to sa mga tanim. Dito, mga kapunta. Pwede itong gawin fertilizer, ang slurry. Ito yung slurry niya, slurry. Pinapatuyo to ang slurry para gawing fertilizer. So, ganito lang kasimple yung biogas namin. Sana maintindihan ninyo ang pag-explain ko kasi hindi talaga ko teacher. So, ulitin ko. Ang gamitin ninyo na PVC pipe dito, 1 inch diameter PVC pipe. Maglagay lang kayo ng PVC gate valve dito. Dito rin, PVC gate valve. Dito rin, PVC gate valve. In case na may leak dito, i-cross mo lang dito or dito, close mo para hindi masayang yung gas. Bago ako mag-end, mag-shoutout muna ako sa mag-asawang Rulene and Shane Luntok from Greece, Junjun Villalobos of Cebu City, Di Guzman from Bayawan Negros Oriental, Miriam Villanueva Bernalis, Jin Wang, Ate Sonia De Repiso, Jonathan Villegas from Manila, but ang province niya is Quezon province. Mga kaibigan, sana nagustuhan ninyo ang ginawa naming video about sa biogas. Sana naintindihan ninyo at kung naguguluhan pa kayo, mag-message lang kayo sa baba. Kung saan dito ang hindi niyo naintindihan, kasi willing kaming tumulong sa inyo, lalo na sa gustong gumawa ng biogas kasi makakatipid talaga kayo pag may sarili kayong biogas katulad sa amin. At masaya kami na isa sa mga subscriber namin makagawa ng biogas na katulad sa amin.
At mga kaibigan, sana huwag niyang kalimutan na mag-subscribe at mag-share sa mga videos namin na ginawa. At sana nakatulong po sa inyo. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Salamat. Bye-bye.